Di pa ako naka-netherite. Sobrang hina ng XP neto. Nagmimina pa rin ako ng iron ores hanggang ngayon. Ipit tayo sa Piccolo at wala tayong beacon. Kaya ang bagal ko magmina ng mga bato. Akala ko talaga na malakas na ako pagkatapos ng episode 3. Akala ko lang pala. So ngayong episode na to ay magbabago na lahat, boy. Sasabihin ko na naman ngayon na ako na yung pinakamalakas. Tapos sa susunod na mga episode, magbabago na naman yung isip, parang baliwam. So magsisimula tayo sa pinakamadaling gawin patungo sa pinakamahirap. Kasi yun talaga dapat yung gawin mo kung may gagawin kang project, boy. So yung first na gagawin natin is gumawa ng sugarcane farm. Kasi napakadali lang siguro na itong gawin. No. So kailangan natin ng mga gamit na to para magawa tong sugarcane farm. So kunin na natin. Kailangan ng glass, pero wala tayong sand. So kuha tayo ng sand. Tapos lutuin natin tong sand, which is ang bagal na itong furnace, boy. So habang inaantay ko tong maluto, kunin ko na lang yung ibang gamit. Nakatunga nga lang ako dito, boy. So kailangan din natin ng maraming observers. Ay po. Tang. Kukuha lang naman sana ako na itong cobblestone, bruh. Pwede na ito. So, pinuno ko na tong shulker box ng redstone at gold. So, naluto na tong glass. Kunin na natin. Gawa tayo na itong rails. Paano gumawa ng rail dito, boy? Ba't walang rail dito? Eto, ba't wala to sa crafting recipe? Gawa na rin tayo na itong powered rails. Tignan natin. Eto, andito na. So, kailangan din natin ng hoppers, minecart with hopper. Kailangan din natin ng redstone block. Kailangan din natin ng maraming chest. Kunin natin yung sugarcane dito. At lastly, kailangan natin ng water bucket. So, pwede na natin gawin yung sugarcane farm. So, sa tingin ko, pwede ko lang naman siguro ilagay ito dito para malapit lang sa village. So, kailangan natin mag-ukay ng 3x3. Tapos, ilagay natin yung mga chest dito. Like this. Kailangan natin ng hoppers. I-coconnect dito sa chest. Tapos, maglalagay tayo dito ng isang row. Tapos, susundan na naman natin dito ng isang row. Tapos, ilalapag natin dito yung relays. Dito sa gitna, yung power trail. Kaya, may redstone block dito, boy. So, ipapalibot lang natin to. So, sa taas, lalagyan na naman natin ito ng blocks. Okay, di pala dapat ganito. Pala decision tong si Keeper. Di ko pinapanood ng maayos yung tutorial, gago. Tapos, yun dito pala is dirt. Kasi dito natin nilalagay yung sugarcane. Tapos, itatanim natin itong mga sugarcane dito. So, ilalagay na natin yung piston dito, which is nakalimutan kong gawin. Gawa tayo ng piston. Ngayon, ilagay na natin yung glass, which is dito. Tapos, pwede na natin ilagay yung observers dito. So, takpan na natin dito yung mga gilid. Tapos, lagyan natin ng redstone dito sa gitna. So, sirain ko muna dito saglit. Tapos, lapag na natin tong minecart with hopper, which is siya yung kokolekta sa mga sugarcane na nadadrop. Linisin na lang natin to kasi natapos na yung tutorial dito. So sa tingin ko, i-extend na lang natin to kasi di pa to sapat, boy. Kailangan ko pa kumuha ng cobblestone kasi kaunti na lang yung piston natin. At ayun ay tapos na natin sa wakas tong sugarcane farm na to. Okay, try natin maglagay pa dito ng pangalawang sugarcane farm para mas marami yung makukuha nating sugarcane, syempre. Sa wakas, tapos na natin tong pangalawang sugarcane farm. At gusto ko pang dumagdag ng isa pa dito. Pero, wala na tayong mga gamit, boy. Mga at least dalawa pa siguro na ito. At goods na siguro. Okay, mangongolekta na naman tayo ng gamit na ito, boy. So, yeah.
Okay, ang dami na nating iron kung hindi pa rin to sapat para gawing pistons. Ayoko na, boy. Ayoko na talaga. Kailangan siguro natin ng at least dalawang stack sa ngayon. So, gagawa na lang tayo pag kukulangan na naman tayo, boy. Kaya dalawang stack na observer. Feeling ko talaga kulang pa rin to. Pinapaos na ako. Okay, gawin natin yung pangatlo dito, boy. At eto na yung pangatlong sugarcane farm natin dito. So dito ko na siguro ilalagay yung pang-apat, which is papatagin ko muna dito. At eto na nga, tapos na natin tong pang-apat na sugarcane farm. Kaso, ang pangit tignan, boy. Kaya, boom! So, nilagyan ko dito ng mga ilaw. Baka kasi dito mubo yung mga sugarcane paggabi. Kukunin ko muna yung mga sugarcane dito. At tignan natin kung ilan yung makukuha nating sugarcane sa isang oras. Ang dami na nga na ito. Wala na, unlimited fireworks na tayo, boy. Ang dami na, oh. So, gawin natin tong papel lahat. Kasi para sa fireworks lang din naman siguro to. So, mag-AFK tayo dito sa ilalim ng dirt. At tignan natin kung ilan yung makukuha nating sugarcane farm. So, babalikan ko na lang kayo, guys. Okay, the moment of truth. Dito, boy, walang laman. Ah, yung mga sugarcane hindi nakokolekta dito. Di ko nalagyan ng minecart with hopper. Stupid! Bruh, ewan ko ba kung mabagal to or sakto lang. So aerial view natin yung farm, which is napakalinis tignan. So yung pangalawang gagawin na naman natin is kumuha ng netherite armor. Ay, gumawa pala. So tara, let's go. So kuha muna tayo ng gunpowder. Kasi TNT na yung gagamitin natin, boy, si pagpasabog dun sa nether. Kasi ayoko na yung bed umaapoy, boy, nakakabuisit mag ano. So gawin natin tong gunpowder lahat. Huh? Okay, napuno ko na to ng sand. Gawin na natin tong TNT lahat. Pwede na tayong pumunta sa nether, boy. So, bababa muna tayo ng Y level 15 to 8. So, nasa Y50 na tayo. So, magdidig na lang tayo dito ng ice straight. Pupunuin natin tong linya na to ng TNT. Okay, aray, aray. Oh, may ancient debris na nga dito. Our very first ancient debris. Let's go. Oh shit. Okay, may mga ancient debris na dito. Isang piraso nga lang. Ipuntahan nga natin dun sa may dulo. Kung sumabog ba dun. So, tignan natin kung ilang ancient debris yung makukuha natin dito. So, may nakuha tayong 21 ancient debris. So, makakagawa lang tayo ng 5 netherite gear. Which is, hindi pa sapat para sa akin, boy. So, babawiin ko na yung sinabi ko kanina na di na ako gagamit ng bed. Paunti na lang talaga kasi yung gunpowder na na-stack natin. Kaya ayoko maubusan ng fireworks at eto na lang yung the best na solusyon. So, may dalawang shulker box na tayo. Puno ng bed. Lagay tayo ng ganito. At yun na yung panghuling bed natin, boy. Okay, tignan natin kung ilan yung makukuha natin sa dalawang shoulder box na bed. Sana di tayo ma-disappoint dito. Tapos ko na mag-inspeksyon at nakakuha tayo ng 23 ancient debris. Mas na-disappoint pa ako sa TNT, boy. Pero bago muna tayo uuwi kasi di ko pa to maa-upgrade ng rekta, kailangan na natin ng netherite upgrade, which is maghahanap pa tayo ng bastion. Okay, hanapin natin yung mga bastion dito. Okay, talaga nagpapakita yung bagay kung hinahanap mo, boy. Oh, eto. Ewan ko ba kung eto yung malaking bastion? Parang eto naman siguro. Kasi may swimming pool dito, boy. Ay, potragis. Nahulog pa nga. Asan ba yung mga chest di? Ayun. Oh! Kinulak ako angas. Oh my god. Oh no. Hell na. Oh shit. Gupre, ang dami nila dito, pre.
Ooh, let's go, let's go. Ooh, may mga ancient debris pa nga dito, let's go. At alis na ako dito, brother. Well, actually, di pa tayo uuwi. Uy, may nether fortress dito. Saktong-sakto. Mangongolekta pa tayo ng wither skulls kasi gagawa nga tayo ng beacon. Sana mag-drop agad. Please, Mojang, nagmamadali ako. Ooh, let's go. Second try. Second try. Please. Ooh, isa na naman. Yo! May nakita ako kanina. Napulot niya ba yun? Getting ridiculous. Finally, pangatlong head. Let's go. Pang-apat na head. Let's go, bro. Eto, pang-lima na ba to? Pang-lima ba to? Pang-lima, boy! I called it. Let's go! Okay, isa na lang para may ano na tayo. Dalawang beacon. Ayun, finally. Let's go. Bye-bye. Okay, lutuin muna natin tong ancient debris natin, which is 38 ancient debris. At i-duplicate rin pala natin tong smithing template. Gawa na rin pala tayo ng smithing table, eto. At antayin na lang natin tong maluto. Gawin na natin tong netherite ingots. Damn. Kailangan ko rin ba ng ganito pag mag-upgrade tayo ng gear? Grabe sa diamonds to. What the hell, bro? 5 diamonds na lang yung natira. Dinami ko ba naman? At sakto na to. Mag-iiwan na ako ng 2 piraso. Baka may ma-upgrade pa ako soon. Ay, oo nga pala. Maglagay din tayo ng ano, ng armor trims dito sa armor natin, boy. Kasi di ko pa nalalagyan, oh. Okay, yung susunod naman na gagawin natin is patayin yung wither boy para makagawa na tayo ng beacon. Kasi sa susunod na episode, may gagawin akong pagmimina. Pero secret na yon kung ano yung gagawin ko. Kaya mag-comment kayo ng bundok para masaya sa next episode. Okay, gawin natin sa cave yung pagpatay na itong wither, which is dito natin gagawin siguro. Okay, pwede dito, boy. Pahala na to. What? Ba't di gumana? Uy, eto gumana na. Ba't nag-iba yung aura? Bro, am I dying, bro? Mamamatay ka pa rin dito. Wala akong arrows. Panis. Paano yan? Wow, oh my god. I'm dying, bro. Bruh. Okay, isa na naman. Let's go. Oh, yun. Daya neto, di ko maabot. Mga kabrader, dito kabrader. I'm dying, mga kabrader. Oh, shit! I'm popping a totem, brother. Brother! Pwede ko ba kung bobo ako or masakit talaga yung wither? Brother! Kalma lang, brother. Okay, balik na tayo, mga kabrader. Putang inang, di ako makaganti ng maayos. Okay, may 2 nether star na tayo dito. Pwede na akong umuwi. Yeah. 2 beacon kasi mayaman tayo. So, at sa wakas, meron na tayong 2 beacon. Paano natin to gagamitin? Eh, wala naman tayong iron blocks, gold blocks, diamond blocks. Yung susunod na gagawin natin ngayon is gumawa ng iron farm. So may susunod din pala tayong tutorial para sa farm na to, which is eto. Idadrop ko na lang sa description yung link. Pero bago magagawa natin yung farm na yun, is kailangan natin ng mga gamit na to para magawa yung iron farm. So isa-isahin natin tong mga items na to. So kailangan natin ng ganito karaming building blocks. At yan, dami. So yung kulang na lang natin is yung 24 villagers at etong 4 na name tag. Kulang pa to. So oras na para mag-breed na itong mga villager na to. Ewan ko ba kung gagana to. Mag-breed kayo. Breed. Breed. Ayun, nagbe-breed na. Dinidistorbo ko pa. Sana yung... What? Sana yung batang villager? Gago. Napano na yun? False alarm lang pala yun. Putek na yan. Uy! Bumaba ka na dyan.
Ayun, nagbreed na rin sa wakas. Thank you. Ililipat na natin tong mga baby villager kung saan natin igagawin yung farm. E dito natin nilalagay yung mga villager sa ngayon. So ito yung bahay ng mga villager na ilalagay natin dito. Napaka-solid. Uy. Ba't sumakay kayo dito, boy? Ba't di kayo nasasakay, puta? Kukulit na eh. It is your time to shine, brother. Welcome to your new home, buddy. Oh, di ka na makakalabas dyan. So yung gagawin ko na lang siguro is magbe-breed na lang tayo dito ng villager. Ayun, sa wakas. Kakabili na ako na ito. Dalawang piraso lang naman kailangan ko at boom. Okay, kompleto na tayo sa gamit, boy. Magagawa na natin yung iron farm. May iron farm na nga tayo dito na di sadya. Oh no. Paano natuklaw tong villager na to? Okay, dito. Pwede na siguro dito. Kaso ang layo talaga. Two, three, four, five, six, seven. Isang block na lang, nasa tubig na tayo. Grabe yung chamba natin ngayon ah. So sa tutorial, nilagyan na nila dito ng mga tubig dito sa baba at dito sa platform ng mga to. So yung smartest way talaga kung paano gumawa ng mga farm is ihuhuli yung paglagay ng tubig kasi matutulak ka nun, boy. Okay, nagawa na natin to. Okay, so dito natin nilalagay yung mga villager at dito sa gitna yung zombie para mag-produce sila ng mga iron golems kasi natatakot sila. So gagawin na naman natin to bawat side. Okay, tapos na natin yung mga pods sa mga villager at zombie. Okay, nasa pinakamahirap na proseso na tayo which is ilalagay yung mga villager at zombie dito. Yeah! Yun. At putang! Ay na, nahulog pa yung isa. Ba't ayaw magpatulak na ito? Oh my god, ang bilis tumakbo na ito. Oh my god. Pasok. Yan. Yan yung gusto ko. Ba't ang aga-aga mo dito, what? Boy? Dito mga tropa mo. At sa wakas, tapos na rin natin malagyan ng mga villager at ng mga pad nila. Inabot lang naman ako ng 5 minutes nun. So maglalagay na naman tayo ng mga zombie dito sa pad na to para mag-produce na ng mga iron golem tong mga villager na to, boy. So bibigyan natin ng mga pangalan yung zombie. So kukuha ko sa comment section ng mga pangalan dito, boy. Dito, boy. Pasok ka dito, boy. Uy! Huwag mo sundin yung iron golem. Ayun, salamat. Sa wakas, Jake Pogi, ang kulit mo talaga. What? Uy, uy, uy! Oh! Oh no! Oh no! Pakyo na yung taran, mga bugo! Di ko kasi kinumpleto yung pangalan na ito, kaya... Grabe tong si Alicia Figuera Foki Piki. Okay, ang kulit mo, ako si Jolly. At si Olcus. Eto, namamatay na yung mga golem dito. So, tanggalin ko muna tong glass dito, boy. Ilagyan na lang natin na itong soul campfire para mas mabilis mamatay yung mga, ano, mga iron golem. Boom. At eto ay tapos na rin natin sa wakas yung iron farm. Tignan natin kung ilan yung makukuha nating iron sa isang oras, boy. So, the moment of truth.
Ang dami, boy. So, tapos na nga natin tong iron farm at malapit na rin masira yung mga gamit ko. I mean, eto lang palang shovel at etong pickaxe natin. So, ano bang gagawin para maayos natin ito, boy? Common sense na yun. Siyempre, gagawa tayo ng XP farm. So, yung gagawin natin ng XP farm is yung nasa end, boy. Yung enderman farm. Eto yung mga kailangan na gamit natin. So, yeah, mag-grind naman tayo. So, kailangan din natin ng isang stack ng dirt. Kailangan din natin ng slab. Kailangan din natin ng 12 hoppers. Ang daming hoppers na kailangan na ito ah. So, dito daw tayo sa dulo ng island. Tapos, magbe-build out 128 blocks. So, yeah. Putik, ang dami nila dito, gagi. Tignan natin kung maayos natin tong pickaxe natin, boy. Damn. So, naayos ko na lahat ng mga gamit ko, boy. At ang dali lang, di ako inabutan ng isang oras dito, boy. Di ako nagsisi dito kasi madali lang siya gawin. Di ako natagalan, boy.